mga giliw naming tagapakinig. Narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Dahil natanggal ako. Galing-galing mong mag-repack. Kaya bakit na rin ang mga repacker dito? Para bumalis din katulad mo. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ang sildo. Ganun ba? Sige, kapag may time, tuturuan ko sila. Sige na nga siyang. Iwan namin ka rito. Iwan na namin. Titignan ko ang mga drabador sa ibang repacker doon sa Mandalon. Sige. Ayun na ang supervisor. Sasamantalahin kong ihalo sa iriripak na kabuti ang kemikal na ibinigay ni Kagawad Asyong sa akin. Lalapit ako sa pinaglagyan nila ng na-harvest na kabuti. Ngayon, ilalagay ko na. Nagtagumpay ako. Nailagay ko na ang kemikal. Sabi ni Kagawad Asyong, kapag may nakakain ng kabute na nahaluan ng kemikal na ito, ay magbabawas ng magbabawas at masisira na ang production ng kabute na ito. Kahit sarado na ito, magkakapera pa ako dahil ibibigay sa akin ni Kagawad Asyong at Kagawad Adong na talent free ko. Wais kang talaga, Insyang. Wais ka. Tintin, ba't kayo humahangos na dumating? Ano kayang nangyari? Ate Pinay! Naku, may sasabihin ako sa'yo! Ano yan? Na-disqualified ka ba sa scholarship ni Congressman Melinda Patikol? Ay, hindi yan, ate! Kundi, may narinig akong pinag-usapan sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Ano naman yung pinag-usapan nila? Tungkol saan? Nako, marites ka na rin yata, Tintin. Nako, hindi ha. Hindi marites to, ate. Kundi, impormasyon. At kung hindi maagapan, ay nako, maraming mapapahamak. Ha? Bakit? Ano ba ang nangyari? Pumalag na lang ba ng pumalag ba ang bansang Yarse? Hindi, ate. Narinig ko ang usapan nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Sabi nila, inutusan daw si Aling Insyang na maglagay ng lason sa niriripak na kabuti. Ano? Kemikal? Bakit pinalalagyan nila ng kemikal? Anong kemikal yun? Ate, kemikal yun na kapag nahalo sa pagkain eh, masisira ang tiyan mo. Ibig sabihin, mag-ILBM ka. Ano? Kung ganun, kailangan masabi natin kaagad kay Kapitan para pagsabihan ang mga nagre-repack at ikaw ang magpapaliwanag sa narinig mong usapan nila. Oo, ate. Sige, halika na. Para walang mapahamak. Naku, delikado. Masisira ang kooperatiba. Siguradong ipapasara nila at matatanggalan ng permit.
Ay nako, kagawa Dasyong. Ah. Ay, mabuti naman at dadaanan kita rito. Ay, kumusta? Lingin siya. Nagawa niyo ba yung pinagagawa namin ni Pare Adong? Ay, oo, kagawad. Tapos na. Kaya umuwi ako para mangubra. Ah, pasensya muna, Lingin siya. Mag-uusap pa kami ni Pare Adong kung magkano ang ibibigay namin sa'yo. Ano? Ay, di ba ang usapan natin eh? Kapag nailagay ko na ang kemikal na yon sa niriripak na kabuti, eh, bibigyan nyo na ako? Kinsimel ang ibibigay ninyo sa akin, di ba? Ako, nag-iba ang usapan namin ni Kagawa Dadong, Alingin siya eh. Ha? Anong nag-iba? Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Paring Adong kasi, dalawang daan lang daw ang ibibigay namin sa'yo. Ano? Dalawang daan? Ano ba naman kayo kagawad? Bakit hindi kayo marunong tumupad sa usapan? Ay, ang usapan ay usapan. Dapat. Oo, nandiyan na ako. Pero nag-iba nga ang usapan namin eh. Talagang pinipilit niyang 200 lang daw ang ibibigay namin sa'yo. At huwag kang mag-alalalingin siya. Dadagdagan ko na lang ng 20 pesos. Oh. Sariling pera ko na yung 20 pesos na dinagdag ko, ha? Ano? 220 lang ang ibibigay nyo sa akin? Correct. Ay, nako. Delikado yung pinagawa ninyo. Eh, kung nalaman nilang nilagyan ko ng lason yon, oh, di ako ang makukulong, hindi kayo. Pasensya ka na talaga, Alingin Siyang. Talaga yan lang yung napag-usapan namin ni Kagawa Dadong eh. Eh, sabi ka pa nga sa akin eh, ticket or limit daw, sabi niya. Ano? Oo. Ay, mga swerte kayong kausap. Ginamit niyo lang ako sa katarantaduhan ninyo. Ay, nako, sa susunod, mag-utos na lang kayo ng iba. Dahil ayoko nang magpapaloko sa inyo. Mga manluloko kayo. Ay, Pineng Tinten, mag-alas ito na ng gabi. Bakit kayo sumugod dito sa barangay hall? May papablatter ba kayo? May nambastos ba sa inya? Eh, wala naman, Kap. Pero may dapat kayong malaman, Kap. Ako? Ano yan? Kap, ako na magsasabi. Dahil nauutal si Tintin dahil kinakabahan sa narinig niya. Ay, may narinig ka, Tinten? Naririnig mo ba ang busis ng Diyos? Eh, anong sinabi sa'yo? Ay, Kap, hindi po salita ng Diyos ang narinig ko, kundi ang usapan nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. May anong napag-usapan na narinig mo? Eh, Ate Pineng, halos hindi ko masabi. Pwede bang ikaw na lang ang magtuloy? Kinakabahan ako eh. Sige, ako na. Narinig daw ni Tintin na pinag-usapan nila Kagawad Adong at Kagawad Asyong ang pinag-usapan nila ang pagpapalagay nila kay Aling Insyang ng lason sa kabuting niriripak nila. Ano? Lason? Anong klaseng lason yan? Ano? Kap, ayon sa narinig ko eh, lason daw yon na kapag nahalo sa pagkain, masisira ang tiyan mo at magiging sunod-sunod ang pagbabawas. Mag-iilbim. Ano? Delikado. Kailangan magkapunta ako kaagad sa pagturya ng kabuti para itapon ang niripak nila sa araw na ito. Sige, Kapitan. Kawawa naman ang makakabili ng chicharong kabuti na may lason. Sige. Tapos na ni
Eh, kailangan daw na itapon lahat para siguradong walang madidisgrasya yung makakabili. Hayaan nyo na malugi. Nakakabawi naman sa susunod eh. Eh sa ipapasaran nila kung may mabibiktima. Ano bang mabibiktima ka gawad? Hindi naman maintindihan eh. Ipaliwanan nyo kasi. Nako. Ah, inalagyan daw nila kagawad asyong at kagawad adong ng laso na nakakasira ng tiyarang mga niripak ngayon. Ano? Kaya itapon na ninyo. Lason? Eh, sinong naglagay ng lason kagawad? Eh, hindi natin alam. Basta itapon na ninyo lahat para sigurado. Nako, napakarami pa naman ang niripak namin ngayon kagawad. Masasayang lang, ang sasarap pa naman ang pagkagawa namin ngayon ng tiyarong kabuti. Sayang, sayang. Asayang! Alam ko yan. Pero kailangan na sundin natin ang utos ni Kapitan para hindi mapasarang faktorya. Eh sige lang mga kasama! Sundin na natin ang sinabi ni Kapitan para hindi na tayo makasabit. Hindi, babalik tayo sa kahirapan. Ay mawawalan tayo ng hanap buhay. Tira, itapon na natin itong lahat. Ah, sige na! Itapon na ninyo! Baka may magkamaling maihalo ninyo. Doon siya na una ninyong naripak. Delikado. Kailangan na kasama. Kailangan na natin. Naripak sa ano nito. Ayun na. Punjeng, malas, wala tayong dilihin siya ngayon. Hindi tayo pinalad, siro tayo. Oo, boy. Nakakahalata ng lahat ng prospect natin, oh. Anong sama ng tingin niya sa atin, oh. Palagay ko, pulis yun. Parang may nakita akong bumukol sa harap niya. Ay, bawang niya pala. Bumukol ba yun? Oo. Napansin ko rin yun eh. Kala ko. Mabuti na lang. Bumukol eh. Nakalayo tayo kaangad sa kanya. Oo, boy. Malas. Talaga malas. Oo nga, malas natin sa araw na to. Eh, bale, abawi tayo bukas, sana. Makarabi tayo bukas, no? Sana, boy. Busy kasi si Lola Queen dyan eh. Bumasok pa lang ni Pakal sa bagong tayong one factorya ng gawaan ng chicharong kamote, hindi man lang tayo isinama. Oo nga. Ang kasarili talaga ang matandang pangin na yun. Yun, Lola. Di bali, kapag maswertehan tayo bukas, paiingid natin siya. Oo. Papakitaan natin ng maraming pera. Bunjing, bunjing. Oo. Oh. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Siya. Ayun o. Tignan mo, ha? Ay, yun ah! Oo, boy. Yung lalaki, may dalang mga kahon at iniwan niya sa gilid ng kalsada. Siguro mag-aalam ng masasakyan ng tricycle. Halika, kunin natin yung iniwan niyang kahon. Bilis ako, bilis! Ha? Tayo na! Oh, sige, Benjing! Tayo na! Oo, bakit kaya iniwan nito? Oh, ha? Oo. Ano kaya ang laman ng mga kahon na to? Boy! Ang daming kahon ito. Siguro, maraming pagkain. Palagay ko mga tsokolate ito. Wow! Kung chocolate ang laman niyan, riregaluhan ko si Nene para sagutin na niya ako. Ako rin. Riregaluhin ko rin si Tintin para masungkit ko na ang matamis niyang oo. Oo, sige, sige, oo, sige. Bubuhatin na natin kagad. Bilisan mo. Ako rin. Bubuhatin ko na rin ito apat. Tapos babalikan ko yung isa. Oh. Ay! Huwag niyo kunin yan! Akin yan! Hoy! 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 Akin yan! Sino yun? Hoy! Diyan na yung mayari! Tamo na! Akin yan! Tamo na!
may kumakatok. Sino kaya ang istorbo na ito? Eh, sandali lang! Nandyan na! Ah, aling punsyada, alias Insyang, pulis kami. Kailangan sumama kayo sa presinto para sa ilang katanungan. Ha? Pulis? Eh, dadalhin niyo ako sa presinto? Anong kasalanan ko? Wala akong kasalanan. Ah, mabuti ba sumama ka na sa amin para sa ilang katanungan? Sige na. Para hindi ka namin kalan-karin. Sige na. Nadalhin doon sa presinto. Eh, ano? Ay, bawal yan. Kung ayaw kong sumama, hindi ninyo ako mapipilit. Alam ko ang batas. Ah, ganun ba? Mabuti naman at alam mong batas. Aray ko, bakit mo ako sinuntok sa sigmura? Aray ko, police brutality yan. Ay, pwede kitang kasuhan. Sinaktan mo ako. Labag yan sa RA 10368. Bakit? May bitinsa ka? Kung hindi ka sasama, mabuti bang patayin ka namin. Papatayin niyo ako. Ay, naku, huwag. Huwag naman. Gusto ko pang humaba ang buhay ko. Kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, halika, sumama ka na. At sumama ka ng matimasay para hindi ka namin papatayin. Oo. Sige, sasama na ako. Huwag niyo lang akong patayin. Man! Sir! Patayin nyo na ang matandang ito. Bitbitin nyo ang pangit na matandang ito. Dalhin natin sa presinto. Yes, sir! Eh, Sir Fox, Chief Manager, baka isalbis nyo ako. Huwag, maawa kayo sa akin. Matanda na ako. Taka! Hindi namin gagawin niyang isalbis ng tao. Hindi kami nagsasalbis. Huwag mong sabihin nyo na! Aray ko, sinaksak nyo yata ako. Sir, nawalan siya ng malay. Sige. Buhatin nyo na at dalhin natin kagad sa presinto. Yes, sir. Sir. Naka. Wala palang panlob na damit ang matandang ito, sir. Kitang-kita ang dibdib, oh. Tarantado kayo. Pati ba naman matanda, pinaglandasan ninyo. Buhatin na ninyo, sige, kagad sa patrugan. Huwag na ninyong tignan ang dibdib niya. Yes, sir. Bunjing, bunjing. Ayun, naubos na kagad ang tinda natin. Parang bubong. Bubuyong. Wala na tira, no? Hatiin na natin ang ating pinagtindaan na kinita. Mamaya na. Mamaya na, bunjing. Doon na natin pagkatian sa bahay namin. Ano? Bakit pa sa bahay niyo pa? Ngayon na para makabili naman ako ng dami ko. Huwag ka kasing magkapura. Mamaya na. Kwan. Ngayon na pare, akin na yung ati ko. Kina? Pare punjing. Yung basurero na nagmamayari ng ibinenta natin, ayan na siya. Oo nga pala. Nasundan tayo. Ano pang ginagawa mo? Tabo na, bilis. Dekra, dali. Ay! Pare Boyong! Intayin mo ako! Pare! Pulis! 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 Ayun yung mga nanakaw! Nanakaw! Delikado! Marami nang mahabol sa amin. Bibilisan ko pang pagtabo para hindi nila ako mauli. Sige! Abulin niyo ako! Hindi niyo ako aabutan! Mas mabilis akong tumagbo sa inyo! Madudulas ako! Aray ko! Hindi ako makahinga! Patay! Mahuhuli na nila ako! Sir,
sino ang mga sinasabi ninyong nagre-reklamo sa akin? Ayan sila. Ang namamahala ng bagong pakturya ng Chicharong Kamute. Kumusta ka na, Alingin Siyang? Traitor ka pala, ha? Ikaw ang naglagay ng lason sa nilutong chicharon na kamote namin, ha? Ha? Ano lang ituloy ng lugi? Pumiso ka? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam yan. Hindi ka makapagsisinungaling, Alingin Siyang. Dahil kuhang ko ka si CCTV. May nakuna ng CCTV na nilagay mo sa kawa na pinaglulutuan ng chicharon na kamote. Ayan, oh. Tingnan mo. Oh, hindi ba ka ikaw yan, Alingin Siyang? Tingnan mo kamute. Kwan kasi. Patay. Sino yan? Nakunan pala ako ng CCTV. Kaya si Alingin Siyang na siyang naglagay ng lason sa nilipak nilang Chicharon Kamute. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kamanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!